Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan na, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, meron tayo ditong home service na electric pan. Yan, magkakambal yata ito. So, ito ay nakakalas na yung isa. Yan. At bago ko nga pala ito umbisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So yan, bali umpisaan na natin ito at una lang natin gagawin ito mga kabutingting ay ito ay ating yan, saksak lang natin ito para malaman natin kung anong problema nitong ay, dito na pala si ma'am. Morning ma'am. Morning. So yan nga pala mga kabutingting, si ma'am ay yan, nagkita kami kahapon yan doon sa kumbado at sabi niya ay puntahan ko daw yung electric pan niya, kaya yan, pinuntahan ko nga ngayon at ako'y pagkatapos nito ay uuwi na rin doon sa Libagon dahil ako kasi ay dumayo lang dito sa Maasin. So yan, bali, umpisa natin, saksak natin itong power cord at ito ay hindi ko pa tinignan ito mga kabutingting. Yan, saksak lang na, saksak, pihitin lang natin yung ano, hindi na siya umaandar mga kabutingting, pero yan, gumalaw. Nakikita nyo? So, ugutin lang natin. Ito namang isa. Tanggalin lang natin itong power cord. Itong nakakalas na. Kinalas. Ewan ko kung bakit kinalas. Yan, kung nakikita nyo, mayroon na akong hinang pala na nakahanda. Para pag may hinangin ay nakahanda na. So, pihit ko lang dito. Ah, umaandar pala ito. Ayan. Ano pala ang problema nito? Ayan, umaandar. Yung isa. At mabilis pa ito. Umaandar pala ito isa, te. Ano problema pala nito, te? Buko. Ha? Ito, ito? Oo. Ito. Ito yata. Ito yata yung imuyoko. Mahiyain siguro ito, te. So, unahin natin itong umaandar, mga kabutingting. Yan, bali, ako'y maghahanap lang ng... dali ha. Anong magandang gagawin natin ito? Yan, ito. Unahin natin ito. Tapos, walang tornilyo. Yan, bali, hanap lang tayo ng tornilyo nun para makabit natin. At the same time, ay lilinisan ko muna. At yung paglinis nyan, hindi ko na ipapakita, mga kabutingting. So yan mga kabutingting, bali nalinis ko na yung screen pati yung ilisi. So ito ay ating kakabit na mga kabutingting. Problema, mayroon akong tornilyo ditong nahanap mga kabutingting para sa ilisi. Ang problema, ang tanong kung sakto ba ito. Yan oh. So try natin itong tornilyo dito. Yan, tingnan natin kung ito ba ay sakto. Puha pa lang muna ito ng Phillips screw. Yan. Tapos, suot natin. Para yatang hindi magkasya mga kabutingting. Lagan muna natin itong tornilyo. Ayan. Try natin. Yun lang mga kabutingting, ayaw humigpit ang kagwang. Pagka ganitong pundido yung kanyang aha, tumba pa ang kagwang. Yan ito mga kabutingting, pagka ito ay pundido yung ito, medyo mahirap dilawan nga natin, medyo madilim ha. Ayan, ito yung sinasabi ko pag pundido na nalulustrid ito, pag mga ganito lalo na pagka mahigpit na mahigpit, dapat pag mga ganito ay huwag mong masyadong higpitan. Yan, hahanap ako ulit ng tornilyo at kung makikita nyo yung thread yan wala na pud ng ano nito, thread, hanap lang ako ng tornilyo mga kabutingting at gagawa tayo ulit ng ano dyan, mapag-treadan natin yung ito. Yan, stipot lang muna kayo dyan.
So yan, meron ako ditong nahanap na tornilyo na hindi Phillips screw ang kailangan. Yan, gagamit tayo dito ng T na 10mm. Yan, try natin kung ito ba ay sakto na. Yan, gagamit tayo ng T na 10mm. Ayun, pwede na. Ay, maluwag pa rin ang gagawang ah. Pak! Hirap mga ganito, mga kabitingting. Gagawa ng thread ulit. Tingnan natin kung matatanggal. Ayan, okay na. Mukha yatang wala na sa align itong ilisibus ah. Yan, try nga natin itong panda rin. Kung hindi ba ito gigiwang-giwang. Yan, maandar na siya mga kabutingting. Kasi baga yung pinakasira nito, yung tornilyo lang. Hindi naman siya gumiwang-giwang. Lagyan natin sa mabilis. Dos. Nako, giwang-giwang na. Number 3. Yan, kung naririnig nyo, nakikita nyo, napakaingay. Dahil wala na sa align yung ilis eh. Patayin ko muna rito. I-align natin yan. Ay, kung DJ align doon mo din ang saba? Oo, ba na natin. Itong yung lipik pa nung sa kwarto. Dito sa ba? Alin mo yung DJ ilang Jadi senang kan, mahal senang. Kemana aku nak mahal? Yo, kemana aku nak mahal? Ia nak kerja blog, jauh untuk aku. Kemana aku nak mahal? Yang almusal dah, mana? Sabi ni, sir. Hi. Kawai-kawai sa dia, sir. Hi guys. Hi guys. Ayo no. Kamu amigo, nak ayuk elektrikan. Ayo no. Tegalog. Di, okay lah, bisaya. Kena ampuh mga bisaya. Magayo, magayo jag elektrikan. Ma, hindi pa maayos nang isa. Ang isa, may medyo maayos na eh. Hello guys. Saksak sinagol mo to, sir. Kaya da boss, kawais-kawais sa da boss. Ayun no. Yan, balik tayo dito sa ating trabaho, mga kabutingting. Yan ay try natin. Ayun kung okay na ba yung pagka-aligned noon. Yan ay patalastas lang. Yan, tignan natin. Medyo, nako, umingay lalo ang kagwang. Kaso, bumilis yung buga ng hangin. Dahil, niyupi ko yung dito niya banda. Kung sabaga, ginanyan ko siya. Kung sabaga, binen ko ng konti para yung kanyang buga ng hangin ay bumilis or lalakas. Yan, ito ay aking i-align lang, mga kabutingting. Wala na nga talaga ito sa align. Yan, itong isa, wala sa align to. Ah. Align lang natin to, mga kabutingting. Yan, try nga natin. Try natin ulit. Kung hindi na ba maingay, hilot-hilot lang. Ayun o, hindi na masyado, hindi na masyado, pero parang umuga-uga pa rin ah. Kagduwang na itong pinakamahirap na gagawin dahil hindi tayo manghihilot nito. Magagaling, ang magaling nito maghilot, yung manghihilot talaga. Yan, tingnan natin ulit, one time, big time. Hindi na ito ang nandito. Tara. Si Kuya ni Tampal. Ayan, try natin ulit. Hindi na ba siya uuga-uga? Ayun. Ang ganun pa rin ah.
Pagbuwang na itong mahirap, mga kabutingting. Yan, bali, align ko lang ito, mga kabutingting. At i-post ko lang muna ito. Mamaya, continue ko itong video. Pagka na-align ko na yan, medyo mahirap hilutin ito. Hindi naman kasi ako manghihilot. So, yan, mga kabutingting. Okay na siguro ito. Pero hindi talaga 100% na ito ay walang alog konti. At ito, mga kabutingting, mayroon akong ititip sa inyo. Pagka yung ganitong klaseng ilise, kailangan, pagka maalog, kailangan mo lang yan siyang i-align or hihilot-hilotin. Yun nga lang, pahirapan talaga sa paghilot. Kasi kung ayan ay pabayaan mo lang siya na umaalog, ang mangyayari niyan, ang masisira niyan, yung kanyang bushing nandoon sa loob. Yan ang sisirain niyan pagka maalog siya. Yan, papakita ko lang sa inyo, ito ay hindi na masyadong umalog or aalog pa. Yan o, number one. Yan, wala siyang alog. Dito sa number two, yan o, hindi rin. Dito sa number three ay mayroong konti. Sabi ko nga ay hindi talaga 100% na nakuha ko yung or natanggal ko yung alog niya. Pero ayan ay hindi na maingay. Yan o. Okay na to, boss. Dahil baka mamaya, pag i-align ko pa yan, baka mamaya ay lalo lang matuluyan yan or babalik sa pagkakaalog. Ayan, okay na yan. So, pinaka-problema lang nito, yung kanyang, yung kanyang tornilyo nawala. Tapos, na-disalign yung ilise. Yun, yan lang yung ginawa ko dyan. So tayo ay, ito naman ang kasunod. Yan. Guys, pasensya mo guys, hindi ko mag-oksilta ng Tagalog. Sakong araw ko sa Manila, walang kain. Ito mga kabutingting, kung nakita nyo naman kanina, umaandar, kaso mabagal. At ito naman, kung nakikita nyo rin, napakalambot. Yun nga lang, napakabagal. At ito mga kabutingting, wala siyang alog. Pagka ganunin mo siya ay wala kang maalog. Yan o, wala talaga. So yan ay ating, ito ha. Ito pala ay dati ko na rin itong ginawa, mga kabutingting. Ginawa ko na ito dati. Tanggalin lang natin dahil para yatang yung ano, may nakikita ako ditong yung kanyang tornilyo. Yan o, natatanggal-tanggal. Mukha yatang na loose thread na yung pinaka ano nito o kanya pa ba kaya itong tornilyo. Mukhang hindi na yata ito niya tornilyo, mga kabutingting. Yan, tatanggalin lang natin yung tornilyo dito sa yan o, yung tornilyo na nilagay. Ale, babaklasin muna natin ito. Kaya siguro siya maluwag dahil yung kanyang tornilyo doon na inilagay, yan kasi ay screw type, manipis, kaya siya aalog-alog. Yan, kukuha lang ako ng flat screw dahil tatanggalin natin tong ilise dahil yung tornilyo niya dito ay loose thread na rin. Mga pinahirapan ako dito sa mga electric pan na ito ah. Yan, ito na yung flat screw, mga kabutingting. So ito ay ating tanggalin lang. Yan, gagamit lang tayo ng flat screw. Tanggal na. Tapos tanggalin natin tong ilise. Ayan. Tanggalin na rin natin ito. Tingnan nga natin kung malambot nga ba. Ayan, napakalambot nga talaga oh. Kung nakikita nyo. Tapos tanggalin natin ito. Tanggalin din natin ito. Baka ang problema nito ay kapasitor. Dahil sa naalala ko eh, parang pinalitan ko na ito ng kapasitor. Ewan ko lang kung ito. Kasi dalawa ito eh. Magkakambal. Tanggalin lang natin itong kanyang cover sa motor. Ayan, pinalitan ko na nga ito. Ayan ha. Ayan, aking na kapasitor ito. Tapos tanggalin lang natin itong tornilyo sa swing arm para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng tornilyo doon sa pinaka-neck niya o sa leeg. Ayan. So ito na yon.
Kukuin lang natin ito ng martilyo. Yan, ito na yung martilyo natin. Kukuin lang natin ito, yan. Yan, maliit nga ito mga kabutingting. At talagang maluwag ito dito, ayan o. Uuga-uga. Yan, maghahanap lang ako ng tornilyo na sakto dito. Yan nga lang, ang tanong kung mayroon ba ako. Yan, hanap lang ako ng tornilyo mga kabutingting na sakto dito. Para mailagay natin or maiturnilyo natin dito. Yan, dito. Ewan ko lang kung hindi pa, ano yan, lustrib. Yan, try lang natin. So yan, bali nakahanap na ako ng tornilyo para dito mga kabutingting. Saktong-sakto talaga yan. Buti ay meron akong tornilyo. Yan ha. Saktong-sakto. So try natin itong itornilyo dito kung ano ba? Hindi ba na lustrib yung thread nitong pinaka-tornilyohan niya dito oh. Dahil tinornilyohan ng ibang tornilyo. Yan, try natin itong itornilyo. Kaya reklamo nila sa akin ito, ito ay muyuko. Ano muyuko man na daw? Dahil doon sa tornilyo na nilagay. Maliit. Ay, hindi sukat. No, hindi po sukat. Tapos, tornilyo natin yung swing arm. Mabuti hindi ko yan tinapon. Ay, sayang ay. Mabuo pa motor nito. Ito lang, kaya siya mabagal dahil sira na rin siguro or bumigay na rin itong nilagay kong kapasitor dahil ito ay medyo may katagalan ko na rin itong ginawa mga kabutingting. So, ito ating lalangisan. Okay naman. Oh, alis danay. Okay naman ang bushing nito. So, ito ay lalangisan lang natin dito banda para yung bushing ay papasok doon sa yung langis ay papasok doon sa bushing. Babalik ta rin ko pa. Kaguhan ka talaga ting. Tapos dito rin. Yan, lalangisan din natin. Tapos uuga-ugaay natin para yung langis ay papasok doon sa dalawang bushing. Doon sa panglikod at sa pangharap. Tapos, ayan, lalong lumambot. So, sunod ay papalitan din natin itong kapasitor. Yan. Tanggalin lang natin yung wire. Yan, tapos tanggalin na rin natin itong kapasitor na ito. Kita nyo naman kanina, umandar siya, kaso napakabagal. Malakas pa ang pamaypay at kukuha mo na ako ng kapasitor na pamalit. So yan, bali ito yung aking pamalit. Ito ay 1.5 microfarad kung nakikita nyo. At ito ay bago talaga yan mga kabutingting. So yan, lalagyan lang natin ang soldering lead yung magkabilang terminal ng kapasitor para yan ay maihinang naman natin dito sa dalawang wire na kulay pula. Yan, lagyan lang natin ito ng soldering lead yung terminal. Napakagandang hinang itong binigay sa akin ni Sir Teodoro Kaingkoy dahil mabilis uminit. Pero ganoon naman talaga pag bago pa. Pero habang tatagal ito ay ano rin ito at matagal na rin iinit. So yan, nakakabit na. Tapos tornilyo lang natin ito dito. Maiksi ang wire nito mga kabutingting. Ito mga kabutingting ay may fuse pa ito. Dahil ang ginawa ko rin ito dati ay kanyang nagpalit lang din ako ng kapasitor. Pero sa singil ko nito na 200 mga kabutingting ay solid naman sila nito dahil matagal ko na itong ginawa. So ito ay ating takpan or lilinisan pala muna natin. Para tayo ay makauwi na at medyo tanghali-tanghali na mga kabutingting. Malayo-layo pa ang biyahe ko. Uy, uwi na dahil alam yan ha. Wala na rin akong gaanong pesa.
At ako'y dadayo ng malayo, mga kabutingting, doon sa bye-bye naman ako. Tingnan ko lang kung may matulugan ako doon, mayroon ako mga pinsan doon. Chat-chat ko lang muna, chat-chat ko pa mamaya kung pwede bang makitulog doon. Mahirap tornilyo, mga kabutingting, ah. Sana ba yung butas nito? Yan ang mahirap pag wala ng practice ba? Hindi na makakatapat sa butas. Kung yan. Ito ay try natin lagyan ito ng tornilyo. Kung ito ba ay papasok na. Yan. Paskoan. Nako, hindi nakapasok. Magkaguhang. Nah, itabi ka nga ba? Hindi nga nakapasok. Ano, mahirap nito. Wala nang practice, mga kabutingting. Tanggalin natin. Ah, ay, kaguhang. Yan, bali, tuturnilyo ko lang ito, mga kabutingting, at hirap makapasok. Dahil hindi kita yung butas. So yan, mga kabutingting, bali naipasok ko din at nahirapan talaga ako. Hirap talaga pag wala ng practice, mga kabutingting. So yan, tapos lagay na natin ito. So yan ay napalitan na natin ang kapasitor. So ito'y ating, yan bali ito'y ating ikabit na. Yan. Tapos ito yung sinasabi ko kanina, mga kabutingting, dapat pag naglinis kayo, dapat alalay dito sa kanyo lilinisin itong ilisi. Dapat ganyan. Para ito ay hindi ma-disalign. Pagkalinisan nyo lang na nakakaganyan, ito ay maaaring ma-dislocate or ma-disalign kasi ito ay aluminum or malambot. Kaya kailangan alalayan talaga pag ito ay lilinisan. At hirap itong ilisi mapasok dito sa shafting. So ayan ay ating lilihain muna bago natin ipasok itong ilisi para yan ay hindi tayo mahirapan sa pagpasok. Yan, lilihain ko muna. So yan, bali may liha na ako dito. So ang gagawin ko lang dito ay yan, pandarin ko lang ito, mga kabutingting, para mabilis. Tapos i-steady ko. Saan na ba yung knob? Kasi ito'y wala palang knob ang kagguwang. Ayan. Ayan mo na, walang knob. Ayan, saksak lang natin kung ito ba'y mabilis na rin. Ayan, umaandar na. So, igaganyan ko lang ito para matanggal yung kalawang. Ayan. Long. Tapos yan, kabit na natin itong ilisi. Tingnan natin kung hindi na ba mahirap. Mahirap pa rin, ah. Ah, kaya pala mahirap ang kagduan dahil lumusok tornilyo. Ayan. Tapos higpitan lang natin. Ayan. Tapos itong ilisi ay nilinisan ko na kanina pero hindi ko na ipinakita. Tapos tingnan natin. So ayan. So ngayon ay tatry na natin ito. Ayan. Ayan. Mabilis na. Lagay natin sa number 1. Number 2. Ah, number 1 pa pala. Ayan, mga kabutingting. Ayan, kung nakikita nyo ay okay na. Okay na, boss. Ma'am, okay na to, ma'am. Tapos hahanap pala muna ako ng knob nito dahil wala itong knob. Ayan. So ito na. Lagyan natin. Kita nyo naman kanina na wala itong knob. Ayan. Tingnan nga natin kung mag-steady. Ayan. Ayan. Okay na yan. Okay na to, ma'am. Boss, tanaw mo sa boss. Yan ah, shout out sa'yo, boss. Shout out. Ayos yung negosyo mo dyan, boss. Alumboy, ah.
So, ma'am, okay na to, ma'am. Okay na daw. Dali, ma'am. So, ayan, dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito, mga kabutingting. Ayan, dalawa yung nagawa natin. Yung isa, tornilyo lang at saka hinilot natin yung ilise. Ito naman ay nagpalit lang tayo ng kapasitor. At the same time, pinalitan din natin yung tornilyo. So yan, bali dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito, mga kabutingting. At kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan ha, laging nag-iiwan ng laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat, mga kabutingting. Yan, bye-bye na po, mga kabutingting. Happy Sunday po sa ating lahat dahil araw ngayon ng Linggo.